Mga sangkap, kailangan natin ng 340 grams ng corned beef in can. Tapos transfer natin yung ating corned beef sa isang mixing bowl. At gamit yung ating tinidor ay dudurugin natin yung ating corned beef. Kailangan din natin ng sibuyas. So, kalahati ng medium size na sibuyas ang ginamit ko dito. Pero kapag meron kayong small size, guys, pwede nyo yung gamitin. Hiwain lang natin ito ng pinong-pino. Tapos, idadagdag natin siya sa ating corned beef. Kailangan din natin ng isang patatas. Babalatan muna natin siya, tapos hihiwain natin siya ng napakanipis bago natin siya hiwain ng pinong-pino. Tapos hiniwa ko siya, guys, ng by batch para madali lang siyang mapino. Kailangan din natin ng isang carrots. So, the same process, guys, ang gagawin natin sa ating carrots, kagaya ng ginawa natin sa ating patatas. Babalatan natin siya, hihiwain natin siya ng pinong-pino. Kailangan din natin ng isa at kalahating tablespoon ng puting asukal. Tapos isalin natin siya doon sa ating mixture. Kailangan din natin ng 1 teaspoon ng paminta. At 5 piraso ng bawang. So, didikdikin lang muna natin siya at saka babalatan. Bago nyo ito hiwain, guys, make sure na tinanggalan yung kanyang dulo. Kailangan din natin ng isang sili at sal. Tatanggalan natin yung kanyang buto. Tapos, hihiwain natin siya into strips bago natin siya hihiwain ng pinong-pino. Pag nahalo na natin yung ating sangkap, tapos imimix natin siyang ng mabuti. Dadagdag din tayo ng 1 tablespoon ng soy sauce or patis. At mix natin siya ulit. Now, bago natin i-wrap yung ating lumpia, guys, or yung ating corned beef, dapat hiwalin muna natin isa-isa yung ating lumpia wrapper. Magskuskup lang tayo ng isang kutsara ng mixture, tapos ilalagay natin siya ng mahigit 1 inch mula sa dulo. Tapos, i-fold natin yung dulo, tapos itatighten natin siya para hindi buhagag yung ating laman sa loob. Tapos, guys,
Itutupi natin yung sa gilid at i-roll natin siya. Magtitira tayo ng konti doon sa ating wrapper, guys. Tapos, ilulublub natin siya sa tubig at saka natin siya isara. Pagkatapos ay ulitin naman natin yung ating ginawang proseso. Maglalagay tayo ng mantika doon sa ating kawali. Tapos kapag mainit na, saka natin ipriprito yung ating corned beef lumpia. Pagkaraan ng 2 to 3 minutes, saka natin siya babalik na rin naman yung ating lumpia. Pag naluto na siya, isa-isa natin siyang kukunin. Tapos i-dry natin at hayaan natin siyang palamigin ng ilang minuto bago natin siya i-serve. There you have it, guys, ang ating corned beef lumpia. At para updated ka sa mga bagong videos, huwag kalimutang mag-subscribe, like at i-share ang video na to. At maraming salamat sa panonood!